What is up sa inyo mga Hongoy? It's your boy Hongoy MJ, and for today's video, ang pag-uusapan natin is about dito. Alright, na-offeran ka na ba nito? Ito yung mga house to house at nag-check ng LPG natin kung safe pa ba ito or hindi na, and bandang huli, i-offer nila itong item na ito na napakamahal pero bibigyan ka nila ng discount. So, pag-usapan natin yan kung scam ba siya or budol. At kung bago ka lang dito sa aming channel, please like and subscribe naman dito sa aming channel. Click the notification bell para updated ka lagi sa mga walang kakwenta-kwenta naming video. So, yun lang. Konting intro lang tayo, guys. So, yun. What is up sa inyo, mga kaunggoy? At iyan. Dumating na yung in-order natin na LPG breaker para sa ating LPG. So, i-check natin siya. Unbox na natin siya. Makita natin kung ano yung laman niya. Tapos, later on, i-install natin siya dun sa ating LPG. So, ito na yun. Ang ating gas auto safety controller by iCook. LPG gas only. Itong model na to is IC777. Yeah. So, wala na masyadong makikita dito. Kaya, unbox na rin natin. Yun. Okay. Ito na siya. So, may bubble wrap pa rin siya sa loob. Yan. May bubble wrap pa rin siya sa loob. At, yun. Sa weight pa lang niya. Kasi nung yung pumunta sa amin na nagbebenta ng ganito din, original daw, is made in Japan, makikita mo daw sa bigat. Mabibase mo daw sa bigat. So, ganito rin, ganito din yung weight nung pinakita niya sa amin. So, ito buksan na natin ulit. Kabubble wrap na naman. Teka. Okay, so yun na nga mga kaunggoy. Ito na, buksan ko na. So, one thing na pinagkaiba nito dun sa pinakita sa akin nung pumunta dito sa bahay is ito is plastic, not glass. Kasi yung isa glass, sinasabi yung Linda Max, sinasabi niya, na nagkakahalaga ng 7,000. Na umabot kami ng 2,999 installment para lang kanyang maibenta sa amin yun. So, ayan, ito yun. May hard plastic naman siya. Cover lang siya nitong pinaka gauge. Yan, cover lang siya niyan. Cover lang siya nito. So nothing special. Kumbaga. Ito naman yung kanyang, ito yung pinipindot ng isa para mag-release ng gas. Ito yung pag pinindot mo, binuksan mo yung LPG, pindutin mo daw to. Tsaka na maglalabas, magre-release siya ng gas. Tapos ngayon, kung matanggal daw ang hose, ating LPG, pag ito'y nakakabit, automatic nag-shut off. So, yun. Kaya naging siyang auto safety. Ayan. Ito yun. Ito yung pinipindot. Ito daw ay kahit pindutin mo ang isa lang, hayaan mo na lang bukas yung LPG, is okay na. Kaya di mo napatayin yung LPG na katulad na ginagawa natin usually lagi. Pag tapos natin magluto, papatayin natin yung LPG, di ba? Tama. Okay. So ngayon, the quality, okay naman siya. Mabigat siya. Katulad siya ng bigat dun sa Linda Max. So, ayan. Ayan o. Okay naman eh. Okay yung quality niya. Hindi naman mukhang mumurahin. So, ito nga pala is 578 ko na order. 578. Tapos, yung Linda Max na original daw, na made in Japan, ibinibenta sa atin nung nag house to house is nasa 7k, di ba? Apakalupit no, 7k para sa ganun. Tapos umabot kami ng tawag nito 2,990 installment. Magda-down kami ng 1,000 tapos kami nang bahala dun sa titira. So medyo fishy talaga kasi yun. Ngayon sabi ko, hindi namin na lang kukunin yan. Try ko na lang bumili ng imitation. Tapos hiningi ko kasi yung contact number niya para in case na gusto namin, bawa masira itong binili ko o wala talaga to, walang kwenta, kumbaga. In case na ganyan, kukontakin ko siya o order ako ng ganun.
kung mapatunayan ko nga talaga na wala rin kwenta to. So ayaw niya yung ano eh, sabi niya wala daw pag may caravan lang daw sila. So sige. No. Tsaka isa pa kasi sa akin nagpabago ng isip is yung tawag nito. Yung sa YouTube. Madami silang nabentahan na worth 5k, 4-5, ganun. Siyempre eh. Totoo talaga, ang ganda na pagkaka-present nila dun sa item. So, talagang mapapabili ka. Mapapabili at mapapabili ka talaga. Tapos, siyempre, yun na nga. May kasama ng host, ganun. Tapos, ang ganda na ang pagkakapaliwanag nila dito. Siyempre, maiinganyo ka. Ikaw naman na, siyempre, gusto mo ng safety para sa iyong bahay. Siyempre, sa pamilya mo na din, maiinganyo ka. Bumili, di ba? So, sabi ko, nung nakita ko yung mga post sa YouTube, na comment nila, na ganun nga, nabentaan sila, is, ano eh, tanong ito, medyo mahirap. Kaya, napaano tayo eh, napaback out tayo. Kasi hiningan na si mother ko, kasi mother ko yung kausap na isa. So, nangingin ng senior citizen ID, tapos, vaccination card, no? Ano, may discount pa pag may vaccination card na napakalupit naman. Tapos, hiningan pa uli ng isa pang ID para sa isa pa uling less, di ba? Diba? Nakakaano, di ba? So, yun, i-install natin to. So, upon installing, bibidyohan natin kung goods to goods. Okay? So, yun lang. Mga kaunggoy, update tayo dun sa isa pagka-install natin. Okay? Alright, salamat. So yun mga kaunggoy, ito pala yung pinaka-itsura niya pag nakakabit yung cover niya doon sa ating regulator. So ito na yung pinaka-buo ang ating LPG breaker na regulator. Okay, so i-install natin to. Patay nga siya. Walang lumalabas na gas! Kahit nakabukas? Oo, oh, nakabukas na yan. Walang lumalabas na gas. Malamoy. Ito yung ano, dinidemo sa amin yung nakaraan. Ayan, walang lumalabas na gas. Tapin natin ulit. Yan, bubuksan natin ulit. Tatry natin kung magpapatay siya pag natanggal yung hose. Ayan. Pinrest ko ng isa. At may gas na siya nagpo-flow. Tatanggalin natin to. Ay, bubuhayin natin to. Pakita mo tumbling yung item na. Ayan. Ayan, umaandar siya. Ayan, ito. Ayan, nag-off siya. Automatic off siya pag natatanggal yung hose. Ayan guys, nakakabit na siya. Ayan, nakalabit na yung hose. Okay na rin to. So, bubuksan natin to. Ayan. Hindi siya nagre-release doon ng gas hanggat hindi mo pinupush to. So, pupush natin to. Ayan. May gas na doon. Kalahati na lang agad yung gas namin. O, ayan. Tapos ito, check din natin yung bula check. Tignan muna natin to. Bula check tayo, bula check. Okay, buksan natin uli ang gas. Yan, wala naman. Wala naman tayong singaw na naginap. Wala uli. Yan, dapat may gagalaw dyan kung may sisingaw. Buksan natin uli. Wala. All goods. Ay, dito all goods. All goods na. Yan, binuksan ko na uli. Yan, binuksan na natin guys. Yan, bukas na yan, pero hindi na mag-on dito. Hindi na mag-on. So, kung kailangan mong gawin muna, ipindutin mo ito. Ito yung pinaka-breaker niya, kumbaga. Yan, isang push lang yan. Tapos, okay na. Okay na siya. So, kapit na natin ito. Ito yung pinaka-cover ng ating gauge. Kalahati na lang itong gas namin. Ayan, no leak. All goods, all safe. Nakatipid pa tayo. So, ayun na nga mga kaunggoy. Nakabit na natin itong ating
gas auto safety controller by iCook. So ito yung luma namin. So pang ano na namin to, pang ilang palit na rin naman namin to. So yun na nga. Kung hindi rin naman nag-check yung pumunta dito sa aming LPG gas, di natin makikita yung regulator namin eh. Maluwang na yung goma dito, yung filter. Yung filter niya, hindi na pantay, ganun. Kaya sobrang gaan niya. So, may kinalaman din yung gaan. Tapos, nagli-leak siya dito. Sa ibabaw, pag binubuksan, nagli-leak siya dyan. So, malaking bagay din yung pagpunta nila sa amin noong nakarang araw. And, sasagutin natin yung tanong na scam ba or budol. So, ang mangyayari nun, kasi diba pag scam is yung nagbayad ka pero wala kang nakuhang item, diba? So meaning, ang mangyayari is parang budol. Budol yung ganapan kasi yung sa item na ganito, yung in-offer nila na Linda Max is worth 7,000. So, alaking presyo siya. Tapos, discounted price with present lang kayo ng ID, senior ID, vaccination card, naging 3,400 plus. So, pricey pa din siya, diba? Napaka-pricey pa din niya. So, kung hindi ako nag-check na sa YouTube muna mga ganito, hindi ko makikita na may mura pero quality naman kahit pa paano. So, bandang huli, masasabi ko is, yung mga ganito is, nabubudol tayo sa presyo. Though it's quality made naman, pero overpricing lang talaga siya. Doon nangyari yung pinaka-problema. Diba? Eh, syempre, may mabibili ka mura. Ito, 578 lang nabili ko through Shopee. Pero same lang yung nangyayari, yung nagagawa niya dun sa ino-offer niya 3,000 plus. Na umabot kami ng 2,990 installment, down lang 1,000 para lang mabenta. Oh, di ba? So konting hilot pa, pwede mo na mabenta yan ng mabili sa kanila ng di ba? 1,000 na lang. Kaso ayaw niya ate. Di ba? So ayun, ang mangyayari nito is ano na lang natin to. Observahan na lang natin kung aabot siya ng taon. Kasi sabi ni nung babae na pumunta, yung Linda Max na ino-offer niya sa amin is lifetime na daw siya, lifetime. So, check din natin to. Para sa presyo naman niya, siguro goods na to kahit mag 3 years eh, di ba? 3 years lang, goods na yun. So, mga nabasa ko dati, mga offered lang dati nito, nasa 1K. Tapos, dati ngayon, habang tumatagal, tumataas yung bentahan nila. So, kahit pa paano, maganda pa rin yung nagre-research tayo tapos hindi tayo basta-basta kumakagat sa mga ganitong offer kasi syempre, albasa din, may pupunta sa inyo tapos i-check, then bebentahan ka. So syempre, sa sobrang ganda ng presentation nila, sa sobrang ganda ng pagpapaliwanag nila, mapapa-avail ka na hindi mo iniisip na naglalabas ka bigla ng malaking pera. Which is, kaya mo makamura kung mag-research ka lang talaga. So, yun lang. At saka, advice lang, huwag na masyado kayo magpapapasok ng mga tao na mag-check-check ng mga LPG at mga regulator nyo. It's either, yung iba is legit naman, kaso yung iba, baka yun lang yung paraan para manakawang kayo sa bahay. At saka, huwag mo siya yung magbasa-basa magbibigay ng info. Kasi sila, napansin ko si ate, tanong siya ng tanong, trabaho mo, sir? Ilan anak mo? Trabaho ng misis mo? Masyado ng personal yung tanungan nila para ikaw para lang sa LPG, di ba? So yun lang, mga kaunggoy, salamat sa panonood. So ang ating verdict is hindi siya scam, ito'y some kind of budol, pero may ginawa naman silang nagpalinaw sa inyong mga kautakan at para maging safety tayo sa ating mga bahay-bahay when it comes to LPG. Okay, kasi para syempre iwas sunog, mas sabi nga nila, mas okay nang manakawang ka kaysa masunugan ka. Tama? Alright, so yun lang mga kaunggoy. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and like our page, Monkey Corp din. And share nyo na rin to. So sana nakatulong tong video na to sa iba. So yun lang, maraming salamat.